Nagpaalang araw mga kap. Ngayon ipapakita natin yung power supply natin ng kuryente. So ang plano ko is ilipat dun sa baba. Kasama na natin uli ang ating kadate na si Erica. Yun. Puntahan natin ngayon yung paglilipatan. Pagpasensyaan nyo na medyo maalikabok dahil yung mga nagawang mga nangyaring mga construction. So tignan natin yung paglilipatan, tapos na. So tara, check natin. Tara po, puntahan natin. So, ayan ang aking naging sala set dati sa bahay. Kaso medyo alikabok na, papabarnis ko na lang uli. Dito lalagay ko yung pasugalang ko. De joke lang. Ayan, pag gusto kumain yan, pwede dyan. So, dun tayo sa baba. So, sa mga dadayo dito, ayan na, pinapagawa na natin yung tubo para sa mga bibisita. Ayan. Check muna natin yung power source natin. Kung saan ba nang gagaling. Ayan. So, ngayon may kita mo, may kuryente ako. Yun. Pasensya nyo na, magulo pa yung bodega. Hindi pa tapos ang farm. So, ito yung ating power source. Yan. Ah, diba? Ang gulo. Kasi maglilipat na ako. So, yung mga baterya na yan, inassemble lang natin. So, may kita natin dun sa baba, yung isang inassemble natin. Na a-assembling pa lang natin baterya. So ito po yung internet natin. Ayan. Ayan ang nagpapagana ng ating kuryente ng 24/7 tsaka ng rep. Ito alam ko dito na connect yung rep ko. So yung karga ng baterya ko is 64. Ayan, may 64 na siya. Okay. Check po natin yung paglilipatan. So, ito yung mga connection natin na internet na pababa dun sa baba, kaya may internet din sila. Puntahan po natin ang ating paglilipatan. Ngayon, ang ginagawa natin dyan is gumagawa tayo ng hagdan papunta dun. Malilipat na natin tong mga kalapati dun sa baba, and then yan, kubo. Sa mga papasyal, yan, pwede na. Naku, akala ng mga alaga natin, magpapakain tayo. O, diba? Ayan sila, o. Oh. Dami nila. Ayan. So, check po natin yung paglalagyan. Ito yung basement. Oh, check this out. Check this out. O, oh, diba? Ito po yung baterya. Na i-assemble ko ng 24 volts. So ngayon ang ginagawa natin, binabalance natin sila o pinagpapantay-pantay natin yung voltahe nila bago natin na-assemble. So sa tingin ko dito siya ilalagay. Yan. Dito sa likod yan, magpapalagay ta sa ng mga plyboard para dyan yung mga connection ng mga aparato na yun. And then sa tingin ko dito nalang yung mga baterya. So malamig dito, siguro mas magugustuhan dito ng mga device natin na kuryente. Pumaano nyo po, ma-echo. Diyan ang power supply. Baka sa tingin ko dito ko ilagay yung ano, computer. Dito sa side na yan. Or dito sa harap nito para kahit paano malamig. Yan po. Ito po ang view natin sa basement. Okay. And then, ang ginawa po natin dito, ginawa natin bodega. Ayan, yung likod ng hagdan. So, hindi pa natin re-reveal yung taas. Ito pa lang po ang pinakita natin, yung paglilipatan natin ng ating mga power supply. Yun. Check nyo po. Tara, lalabas po tayo. Okay, ayan po ang ating mga alaga. So, yun lang po. Sa susunod, ipapakita natin ng unti-unti kung paano natin na-assemble yung battery at saka ating power supply. So, sa mga next video natin, ipapakita din natin, i-reveal na natin ang itsura ng bahay. So, ngayon, di pa tayo natatapos. Yun palang good news, malapit nang matapos siguro yung kubo sa taas at pwede na silang makabisita. Yun lang po. May shoutout ka ba? Shoutout kay Tito Sunny Rivera. Shoutout po niya sa inyo.
sa Sunny Rivera sa Cavite, okay? So shoutout po sa inyo. So yun lang po, lagi niyo po tatandaan na lagi po kayong gagabay ng Panginoon sa puna ninyong mga pamilya. Maraming salamat po sa pagsuporta at walang sawang panood. Okay po, salamat. Bye-bye.